Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating iyahin sa nalalapit na holiday season, ang seafood paella. Pero bago tayong mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po o sa pagluluto ng seafood paella, gagamit po ako ng kalahating kilong Japanese rice o 3 cups na Japanese rice. Ito po yan, no? Yung pong bilog, yun pong ating gagamitin. Pero pwede naman po kahit yung rice na pangsaing, pero syempre po mas maganda naman minsan lang tayong magluluto. Ganitong bigas na po yung ating gamitin. Ito po kalahating kilong tahong. Pinakuluan ko na po ito. 5 minutes ko lang pong pinakuluan. At nilinisan ko po. Kailangan po, meron po iyang sa loob, meron pong para siyang sinulid sa loob. Tatanggalin po natin yon. Yung pong pinagkuluan, huwag nyo pong itatapon dahil gagamitin po natin yon panabaw sa ating paella. 1/4 na hipon. Ito po, bali kalahating kilo yung aking binili. Ngayon, pinaghati ko lang po. Bahala na kayo kung ano ang mas marami nyong ititira. Ito po, 1/4, binalatan ko na po. Ito po naman yung ating pang-toppings. Kalahating kilong pusit. Isang malaking sibuyas na puti. 8 butil na bawang. 2 teaspoon pamintang pino. Isang malaking bell pepper, 2 tablespoons na patis, 1/2 cup na green peas, 2 tablespoons na tomato paste, 1 tablespoon paprika, at ito po yung ating atsuete. Heto naman po yung aking pinagkuluan ng tahong. Saka po yung pinagbalatan ko ng hipon, isinama ko po sa pagpapakulo para po mas malinamnam yung ating paella. Okay, umpisahan na po natin yung pagluluto. Okay, unahin po natin itong ating pan-toppings na hipon. Ayan. Ipiprito lang po. O, hindi naman ipiprito. Iaano lang po natin hanggang sa maging orange siya. Ayan. Basta po, maging orange na siya na ganyan. Ganyan lang po yung ating gagawin. At okay na po ito. Ayan, pagka po ganyan na yung kulay, hanguin na po natin. Huwag po natin i-overcook. Ayan, ngayon po mag-gisa na po tayo. Unahin po natin ang bawang. Ayan. Pag po ganitong light brown na, lagay na po natin ang sibuyas. Ayan. Palambutin lang po natin mabuti itong sibuyas. Ayan, pagka po ganitong malambot na yung ating sibuyas, ilagay na po natin ang ating pusit. Ito pong pusit na nabili ko, sariwang-sariwa po ito. Ngayon, ako po kasi gusto ko tinatanggal yung balat pag po paella ang aking niluluto. Mabilis lang po naman tanggalin. Itapat nyo lang po sa running water. Tapos, anuhin nyo lang ng kamay nyo at napakabilis na pong tanggalin nung balat ng pusit. Ayan. Bisa-bisahin lang po natin. Okay, lagay na po natin itong hipon. Ayan. Bisahin lang po natin mabuti. Napakabango.
Lagay po natin ng paminta. Ayan, hinati ko po itong 2 teaspoon. Mamaya na po yung kalahati. Lagay natin ng paprika. Ito po kasi ay nakakaganda ng kulay. At saka syempre po, nagiging malasa din yung ating paella. Meron din po naman kakaibang lasa yung paprika. Itong ating Ayan, itong ating tomato paste. Ayan, ganyan lang po. Ang patis. Ayan, lagay na natin. Bell pepper. Green peas. Ayan. Sabay-sabay lang. Ngayon po, ilagay po natin itong ating hinugasan na Japanese rice. Hinugasan po na po ito. Ayan, nailagay na po natin itong ating rice at medyo nagisa-gisa na din po. Ngayon po, ilalagay po natin itong ating atsuete. Ayan, beautiful ang kulay. Ngayon po, ilalagay ko po yung aking pinagkuluan. Ayan, lalagyan ko po ng mga 4 cups. Ayan, ngayon po, hihintayin nating lumambot yung ating rice. Takipan po natin. Ayan, pagka po ganitong medyo natutuyo na po yung ating sauce, lalagay po natin sa medium to low heat yung ating apoy. Okay, babalik po ako pag matutuyo na siya. Napakadali lang pong lutuin. Ayan, pagka po ganyan na ililigay na po natin yung toppings. Ayan, ganyan lang naman po kahit papaanong arte. Ay, pwede, tanyo napapaso pa ako. Ayan. Ayan, kamay na lang po yung ginamit ko kasi malinis naman po yung aking kamay at kami lang naman po ang kakain. Okay, ngayon, hipo naman po yung ating ilalagay. Naku, talaga naman pong yaming-yami to at napakaganda pong iyahin nito sa nalalapit na holiday season. O di po ba, meron na kayong mga pagpipili ang recipe. Marami po tayong gagawin. Ayan. O di ba? Ayan, tingnan nyo naman po. Talaga naman pong katakam-takam. Naglagay din po tayo ng lemon. At talaga naman pong napakabango. Ngayon po, tatakipan na po natin. Ganyan lang po. Habang iniin natin, ay ating tatakipan. Ayan. O paano po, magbabalik po ako. Nasa low heat lang po, napaso ako. Nasa low heat lang po yung ating apoy. Okay, babalik po ako siguro mga ilang minuto. At ready na po ito. Ayan. After 10 minutes po na pag-iin-in, papatayin ko na po yung apoy at tikima na po tayo. Ayan, tingnan na po natin. Wow! Naku, napakabango po talaga. Gawa ng lemon, talaga naman pong nangamoy talaga.
O, paano po? Ede, TK man na po tayo. Okay, TK man na po tayo. Tikman na natin. Excited po ako dahil talaga naman pong mukhang yummy. Oh, nak, mainit. Mainit po kasi bagong-bagong hango. Talaga naman pong yummy. Ay talaga naman pong napakalinamnam. Siyempre po seafoods, kaya po talagang kakaiba yung linamnam niya. Talaga pong napakasarap. Gawin na po natin to at talaga naman pong magugustuhan ng inyong family. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Hindi ko po mabuhat kasi napakainit. Babus!